Magandang magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa Kaalaman sa Radyo Kalusugan at pati na sa ating mga OFW, ano? At pero bago yan, ang ating pag-uusapan ay ang atmosphere. Ano ba yung atmosphere? Ang atmosphere ay ang kumot o tila na nakatalukbong sa mga gases na nakabalot sa ating planeta o yung ating mundo, ano, binabalot nito na pinanatili ang gravitational attraction. Ito ay binubuo ng 78% na nitrogen at 21% na oxygen at ang natitirang 1% at ay ang iba't ibang gases. Ang mga gases na ito na tinutukoy ay makikita sa limang layer. Ito ay una, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, at exosphere. Ang atmosphere ang nagpoprotekta sa ating planeta laban sa mapaminsalang mga ultraviolet radiation, yung UVR nga tinatawag, ano, nagpapanatili ng katamtamang init sa ating planeta dahil sa proseso na insulation o ang paggawa ng barrier o pangbalansehin ang init at lamig na at nagbabalanse sa temperatura sa ating mundo. Ayan, o pang hindi nito maranasan ang matinding init sa umaga at matinding lamig sa gabi. Kaya isa-isahin natin, ano ang mga layer ng atmosphere? Diba, nabanggit na natin na mayroon itong limang layer ang atmosphere natin. Una, ang troposphere, ito ang pinakailalim. Pinakailalim na layer ng atmosphere at pinakamalapit ito sa lupa, ano, sa ating planeta. Habang binabaybay pataas ang layer na ito, ay bumababa ang temperature dito at mas lumalamig. O parang halimbawa yung water vapor, no? 'Di ba? Kaya umaakyat 'yon dahil sa init. Oo, ngayon, pag akyat niyan, pabababain niya ang temperatura nito hangga't makakarating. At ito ang manipis na layer ng atmosphere na nagtatabi ng hangin na nagmumula sa mga halaman, mga punong kahoy na kinakailangan sa photosynthesis. Yan. At kinakailangan din natin maging ang mga hayop upang sila'y makahinga at mabuhay. Karamihan sa mga klimang nararanasan natin sa iba't ibang panig ng ating mundo ay nabubuo sa layer na ito. Maging ang mga ulap dito nabubuo sa layer na ito. Yung tinatawag nating troposphere. Yung ikalawa ay stratosphere. Ito ay kilala bilang sa Earth natin o sa mundo natin, yung ozone layer. Ito ay pumoprotekta sa planeta. Yung mga mapaminsalang ultraviolet rays o yung UV na mayroon sa sinag ng araw. Dahil ito ang sumasalo sa mga masasamang dulot na yung mga tinutukoy natin na mga ultraviolet, ano, kung ang troposphere ay bumababa ang temperatura habang binabaybay ito pataas, ito naman ay yung stratosphere ay tumataas ang temperatura o umiinit habang binabaybay ito ng pataas, sa parting ito ay wala ng ulap at wala na rin nabubuong klima doon. Ito rin ang pinakamataas na layer ng atmosphere na kayang abutin ng mga mesosphere. Ito naman ay ang pinakamalamig na layer ng atmosphere. Ang itaas na bahagi ng layer na ito ay na nagsisimula pa lang sa negative 85 degrees Celsius. Karagdagan, dahil sa taas ng bilang ng gases na mayroon ang layer na ito, nakakalikha ito ng friction at init, kaya't ang mga meteor at asteroid na dumadaan dito ay nasusunog at hindi na nakakalampas pa sa susunod na mga layer. Hindi na siya nakakaabot doon sa ozone layer dahil nasusunog na siya dito. Yung ikaapat naman ay ang thermosphere. Ito ang pinakamainit na bahagi ng atmosphere dahil umaabot ito sa 4,500 degrees Celsius. Yon ang temperature sa bahaging ito. Mailalaruan ito bilang solar radiation spans. Yan. Sapagat ang thermosphere, ang yung sumasalo
ng solar radiation o init ng araw, ano, yung sinag ng araw, upang mabawasan ang init na dulot nito sa planeta at hindi na ito at hindi na makakasunog o makapaminsala man sa ating mundo. Yung ikalima at yung panghuling bahagi ng atmosphere na layer, yung exosphere. Ito ang pinakadulong layer ng atmosphere at pinakamalapit sa space. Yung sa pinakakalawakan natin, ano? Ito ang pinakaunang bahagi na siyang dumidepensa sa Earth o sa mundo natin mula sa mga meteors, asteroid at cosmic rays. Bagamat ito ang dumidepensa sa Earth, madalas na nakakalagpas sa layer na ito ang mga asteroid dahil sa kakulangan ng hangin at gases na tumutulong upang masira ang mga bagay na ito. Ayan. Kaya't umaabot ito sa mesosphere na siyang sumisira sa mga meteors na ito. Ayan. Ang temperatura sa bahaging ito ay nagbabago. Hindi siya nananatili ano, ng temperature. Kung hindi, bumababa ang temperature sa gabi at lubhang tumataas pagsikat ng araw. Manipis ang hangin sa bahaging ito sapagkat ito ang binubuo ng helium at hydrogen. Kung ilalarawan natin yung atmosphere na yan, yung pinag-uusapan natin na ng limang atmosphere, no? Yung troposphere, simula sa sea level, ito ay 10 kilometers o katumbas ng 6 miles. Ayan, yun yung taas nito simula sa sea level pataas. Diyan nabubuo yung ulap, diyan nabubuo yung diyan na ano yung mga hangin, yung tinatawag natin na water vapor bago ma-condense at magiging ulan, diyan lang sa area na 'yan. Ayan. Doon naman sa tinatawag natin na ozone layer o stratosphere, simula sa sea level ay 25 kilometers ang taas niyan o 16 miles katumbas ng 16 miles. O kasi mayroon tayong iba, ang sukat ay miles. Kaya tinutumbas natin ito. Ayan. Pagdating naman natin sa mesosphere na ito yung sumisira sa mga nature, yung makikita nyo yung sinasabing mga bulalakaw na nahuhulog, doon lang natin nakikita yan. Yan tinatawag na mesosphere. Ayan. Ang bahagi nito simula sa sea level ay 50 kilometers ang taas nito at katumbas ito ng 31 miles. Ayan. Yung thermosphere naman, ito yung 85 kilometers simula sa sea level ang taas nito o katumbas sa 53 miles. Yun. Yung exosphere naman, ito ay 600 kilometers ang taas nito simula sa sea level at ito ay katumbas ng 372 miles. Diyan nakakalagay o diyan natin pinapalipad o diyan inilalagay ng ating mga tawag dito sa NASA or ano ng mga satellites. Ano ba ang mayroon sa solar radiation? Yung bakit mahalaga ito? Ang solar radiation o sinag ng araw, ang enerhiya o sinag ng ilaw na nagmumula sa araw, ipinapadala sa lahat ng direksyon na matatamaan dito. O mahalaga ang solar radiation dahil ito isa sa primary na kailangan upang maganap ang photosynthesis at mapanatili ang maayos na siklo ng hangin sa mundo na siyang kailangan ng bawat nabubuhay rito. Kasama na tayo, ano? O mga hayop, kung anumang mga halaman na nabubuhay dito, kailangan ito. Naglalaman ang isang sinag na ito ng tatlong uri ng ilaw. Ano ba yon? Ang tatlong uri ng ilaw ay ang infrared rays, RI, or visible VI, or at ang panghuli, ang pangatlo ay ang ultraviolet o UV rays. Ang infrared rays ay ang bahagi ng sinag ng araw na hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit nadarama dahil ito ang nagdudulot ng init sa ating katawan. Ang visible rays naman, yung VI naman, ay ang bahagi ng sinag ng araw na nakikita sa ng ating mga mata. Kaya ito ay nakakasilaw. Nasaan nyo ito ng iba't ibang kulay? Gaya ng red, orange, yellow, green, blue, at saka violet. Yan. Yun namang pangatlo, ang ultraviolet o UV rays
naman ay ang bahagi ng sinag ng araw na hindi rin nakikita ng mga mata ng tao. Ngunit siyang responsable sa iba't ibang sakit ng balat gaya ng sunburn, skin cancer at yung ang ultraviolet o yung UV rays ay nahahati sa tatlong ori. Yung mga ultraviolet, nahahati ito sa tatlo. Yung tinatawag na ultraviolet A o yung UVA, ang sinag na nakakalampas ito sa atmosphere at nakakarating ito sa surface ng Earth. Yung ultraviolet B naman, yung UVB, ay ang sinag na nakakalampas sa atmosphere at nakakarating ng surface ng Earth at siyang responsable sa bawat sa iba't ibang sakit ng balat. Yung ultraviolet C naman, yung UVC, ay ang sinag na hindi nakakalampas sa atmosphere at tuluyang nahihigop ng ozone layer. Ayun yung ano, yung kulay red, ano, diyan na napupunta yan sa ano natin, sa ozone layer. Hindi na siya nakakalampas. Kaya yung dalawa lang, yung isa yung nakakasira ng ating balat. Yung isa naman nakakatulong para sa pag ano ng mga halaman, ano. Ano ang responsibilidad na ginagampanan ng atmosphere sa planeta at bakit mahalaga ang mga responsibilidad na ito? Maraming responsibilidad ang ginagampanan ng atmosphere. Narito ang ilan. Ito ay naglalaman ng hangin na kinakailangan ng bawat nabubuhay na nilalang sa mundo upang mapanatili ang buhay at nakakahinga tayo. Pangalawa, pinoprotektahan ang mundo laban sa mga meteor na galing sa kalawakan at pinoprotektahan din ang mga nabubuhay sa planeta laban sa pinsalang maaaring idudulot ng sinag ng araw dahil sa naglalaman ito ng ultraviolet rays. Ito ay may ginagampanan rin ang ating kalawakan o ang ating atmosphere na malaking bahagi ng siklo ng tubig sa mundo. Pinananatili ang katamtamang temperatura ng mundo upang hindi lumala ang init o lumala ang lamig sa iba't ibang panig ng mundo. Mahalaga ang atmosphere sapagkat naglalaman ito ng oxygen na kinakailangan ng mga tao upang makahinga at mabuhay. Pinoprotektahan tayo nito mula sa mga mapinsalang ultraviolet solar radiation. Oo, pinapanatili nito ang siklo ng tubig sa buong mundo at ang pagbalanse sa temperatura sa mundo upang hindi lumala ang init. Inuulit ko ito kasi parang maikintil sa ating isipan na hindi rin lumala ang init na nagagaling. Madaling sabi nga, mahalaga ang atmosphere sapagkat nagpapanatili ito ng buhay ng bawat nilalang sa planeta. Ano ang maaaring mangyayari sa planeta kung hindi ito magagampanan ng nasasabing responsibilidad? Ano ang epekto ng kawalan ng responsibilidad ng mga tao? Kung hindi magagampanan ng atmosphere ang responsibilidad nito, maraming epekto ito sa planeta. Una, mahihirapang magfilter o masala ang hangin na dumadaloy. Yung dumadaloy sa buong planeta na nagre-resulta sa pollution ng hangin. Mas mainit at nararamdaman ang epekto ng sinag ng araw sapagkat direkta na itong tumatama sa lupa ng walang atmosphere. Ng walang atmosphere na nagsisilbing filter at mas magiging mapaminsala ito dahil wala na ang atmosphere. Partikular ang ozone layer. Upang saluhin ang yung masamang epekto ng ultraviolet rays o yung UVR sa kalusugan ng tao at iba pang nabubuhay sa mundo. Magkakaroon ng kakulangan sa tubig sapagkat mabilis na natutuyo ang mga karagatan o katawang dagat. Ika nga, pagkat wala ng atmosphere na nagpapanatili sa maayos na siklo ng tubig sa mundo. Hindi na mapipigilan ang malalang pag-iiba ng temperatura ng mundo, maaaring ang ilan
ng mga bansa ay mabuhay na puro lamig lamang, at ang ilan naman ay mabubuhay na puro init lamang kung ang atmosphere hindi nagseserbisyo. Kung malaki ang epekto nito sa planeta, paniguradong malaki rin ang epekto nito sa mga tao. Oo, kasi maraming sakit na lumalabas dito kapag magkakaiba yung mga klima, o hindi na tayo nasusunod sa klima, o nasusobran tayo sa init, gaya ng sinasabi ko kanina na pwede masusunog ang ating mga balat. Mas mabilis tayong mapinsala dulot ng kawalan ng responsibilidad. Yan. Kung mapababayaan ng mga tao ang atmosphere, magre-resulta ito sa iba't ibang malalang problema ng mga tao, hayop, at mga bawat nabubuhay na organismo sa planeta. Gaya ng nabanggit, mahihirapang mag-filter o masala ng hangin na dumadaloy sa buong planeta na nagre-resulta sa pollution ng hangin. Mas mainit ang sikat ng araw na direktang tatama sa lupa, at mas magiging mapaminsala ito sapagkat wala na ang atmosphere kung ating mapababayaan upang tayo'y maprotektahan mula sa epekto ng ultraviolet o UV rays. Ayan. Magkakaroon ng kakulangan sa tubig sapagkat mabilis lang matutuyo ang mga karagatan o katawang dagat sapagkat wala ng atmosphere na napanatili ng maayos ang siklo ng tubig sa mundo, at hindi na mapigilan ang malalalang pag-iba-iba ng temperatura sa mundo. Maaaring ang ilan na mga bansa ay matutuyo. Oo, yun. At mga iba-ibang init, iba-ibang lamig na nararanasan dito. Ano ang problema ang kasalukuyang kinakaharap ng atmosphere, at ano ang mga posibleng dahilan ng sinasabing problema? Dahil sa polusyon, dulot ng iba't ibang aktibidad ng mga tao, mapa-air pollution, land pollution, o water pollution man, ay nagkakaroon ng problema sa atmosphere. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang malaking problema ang kinakaharap ng atmosphere ng Earth. Una, ang pagtaas ng level ng greenhouse gases sa atmosphere. At ang ikalawa ay ang pagnipis at pagkakaroon ng butas ng ating ozone layer. Para sa unang problema, ang atmosphere ng planeta ay may tinatawag na greenhouse gases o mga gas na nagpapanatili ng tamang init ng planeta. Kabilang sa mga gas na ito ang carbon dioxide, methane, nitrous oxide, at water vapor. Ang mga aktibidad ng tao gaya ng pagsusunog ng fossil fuels na para sa kuryente at transportasyon, at pagpuputol ng mga puno ng walang pakundangan ng ating mga loggers, o yung mga illegal loggers na yan, mga minings na yan, na hindi nila iniisip yung kapakanan ng iba, ay naglalabas ito ng greenhouse gases. Mahalaga ang greenhouse gases para mabuhay ang mga tao, dahil napapanatili nito ang balancing init ng mundo. Pero kapag nasubra o sumubra, gawa ng iba't ibang mga aktibidad ng tao, may masama itong epekto. Halimbawa, dahil sa nararanasan ng mundo ng lubhang pag-init dala ng climate change, ay unti-unting natutunaw ang mga yelo sa karagatan ng Arctic. Kapag patuloy ang pag-init at tuluyang matutunaw ang mga yelo sa karagatan, at ang kontinenteng iyon, tataas din ang level ng water o ang tubig, at mataas ang tsansa na lumubog ang mga bansang malapit sa nasabing kontinente o karagatan. Pangalawa ay ang pagnipis at pagkaroon ng butas ng ozone layer sa ilang imbensyon ng mga tao, gaya ng prion o parte ng makinarya upang makapaglabas ng lamig sa mga refrigerators, air conditions, at mga kotse. Kapag hindi maitapon ng maayos, ay naglalabas ito ng CFC o chlorofluorocarbon. Ang mga CFCs na ito ay may mapinsalang epekto sa ozone layer ng atmosphere na siyang pumuprotekta
sa mundo laban sa pinsalang dulot ng ultraviolet rays o UV rays sa pagtaas ng bilang ng CFC sa ating ozone layer. Kaya nagkakaroon ito ng masamang epekto. Nagre-resulta ito ng pagnipis ng ozone layer at nagkakaroon ng butas dito na siyang may malaking banta sa kalusugan sa bawat nabubuhay na organismo sa planeta, lalong-lalo na sa atin. May mga tamang disposal naman talaga dyan. Kaya lang nga, dahil sa mga tao na medyo napabayaan, walang pakialam, walang pakuntangan, kaya nagkakaroon ng pinsala. Kaya paano mapoprotektahan sa kasalukuyan ng mga tao ang problemang kinakaharap ng atmosphere? Ang problemang kinakaharap ng atmosphere ay may malaking epekto sa kalusugan ng mga tao. Dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng greenhouse gases ng atmosphere, patuloy ang pagtaas ng temperatura sa mundo na nagre-resulta ng global warming. Ano? Dahil sa global warming, mas umiinit ang klima ng mundo, kaya't mas dumadalas ang heat stroke at iba pang mga sakit na dulot ng init. Mas posible rin na ang mga pagkasunog ng mga kagubatan at mabilis ang pagkalat nito dahil sa init ng kapaligiran. Hindi lang sa atmosphere ang naaapektuhan dito. Dulot ng iba't ibang aktibidad ng mga tao. Higit lalong epektado ang mga tao at iba pang nabubuhay sa mundo dahil sa pollution. Ang maduming hangin ay maaaring magdulot ng iba't ibang karamdaman sa kalusugan. Nariyan ang mga pagkakaroon ng irritations sa mata, ilong, lalamunan, maging sa balat natin, maging ang mga malubhang sakit, gaya ng heart disease, mga lung cancer, pulmonya, bronchitis, at iba pang respiratory diseases dahil sa pollution sa hangin. Pinapahina nito ang immune system ng tao o ng mga tao. Kaya't mas madaling dapuan ang mga sakit. Ang mga bata, lalong-lalo na mga bata, no, at mga lubhang matatanda naman, yun, dadapuan talaga. Yung mga malalakas pa yung resistensya, medyo okay naman, pero andyan pa rin ang panganib. Kung nais nyo matuto sa iba pang impormasyon patungkol sa air pollution, maaari ninyong panuorin ang episode 5. Yung episode 5 ng programa natin ng Kaalaman sa Radyo Kalusugan, nakasentro sa air pollution ang episode na iyon, yung episode 5. Sa lubhang pagnipis ng ozone layer ng atmosphere at pagkakaroon ng butas dahil sa lubhang nang naaapektuhan ang mga tao sa pinsalang dulot ng ultraviolet rays, ang ultraviolet rays ay maaaring magdudulot ng pagkasunog ng balat, iba't ibang klase ng skin cancer, eyes diseases o sa mata natin, yung mga sakit sa mata, panghihina ng immune system ng tao, mas malala ang epekto ng UV rays o ultraviolet rays sa mga taong babad sa araw. Yun, mga nagbababad, ano, kaya mahalaga ang magkakaroon kayo ng sunblock at anumang ore ng mga lotion na makapaprotekta sa ating balat. Kaya iwasan natin na maghubad na hanggat nagbibilad sa araw kasi natutuyo yung ating balat. Ang mga taong may history ng skin cancer sa kanilang pamilya, mga taong umiinom ng oral and topical medicines gaya ng antibiotics, yung mga birth control pills, mga benzols, at ilang mga cosmetic product, at ang mga taong mga nasa edad na 50 pataas. Ano ang kasalukuyang lagay ng ozone layer ng Earth sa planeta natin? Sa kasaysayan, pabago-bago ang lawak at laki ng butas ng ozone layer natin. Nagmula nang nabutas ang ozone layer natin simula noong 1979 hanggang 2000 ay patuloy itong lumalaki ang butas sa ozone layer. Ngunit napansin ng mga scientist na unti-unting nagliit ang butas. Paggaling ng sitwasyon ng ozone layer dahil sa malaking pagbabago ng temperatura ng mundo. Noong panahong iyon, noong 2019, ay lubhang lumiit ang butas ng ozone layer
Kaya tumaas ang pag para tumaas ang pag-asa na magresolba sa climate change. Pero hindi nagtagal ang sinasabing paggaling nito, biglang lumawak. Noong panahon tuloy ng pandemic ay bigla itong lumawak ang butas ng ozone layer at tila bumalik sa dati nitong laki pagpatak ng 2020. Oo, dahil tumaas ang bilang ng CFCs. Yan, yung tinatawag nating chlorofluoros carbon emission. Ayon sa datos na inilabas noong nakaraang taon lamang, noong 2022, ay patuloy ang paglaki ng butas ng ozone layer na nasa 24.5 million kilometers. Magkalapit ang sukat nito noong 2021. Yung ozone layer na umaabot na sa 24.5 8 million kilometers. Ayon sa pag-aaral, marami pang aksyon ang dapat isagawa kung nais muling mapaliit ang butas ng ozone layer at dapat gawin na consistent ang mga aksyon tungo sa pagresolba sa global na problemang ito. Kaya marami pa tayong gawin. Ano ang maaaring gawin ng mga tao upang solusyonan ang problemang ito? Ayon sa United Nations, may ilang simpleng paraan ang mga tao upang makatulong sa nararanasan ng mundo ng global warming. Ano-ano yan? Pagtipid ng kuryente sa bahay upang bumaba ang heat consumption. Paggamit ng mga bike pag nagkukumyot upang mabawasan ang bilang ng mga na gumagamit ng mga private vehicles na nagpapataas ng gas emission. Dahil sa mainit, pwede naman na magsama-sama na lang sa isang sasakyan. Hindi magkanya-kanyang sasakyan ang bawat isa. Ugaliin ang pag-reduce, reuse, repair at recycle sa mga gamit. Huwag tayong tapon ng tapon. Huwag tayong palit ng palit. Pwede natin gamitin yung dati natin ginagamit. Lalo-lalo na yung ating mga plastic kasi ang kadalasan ngayon kahit yung mga microwavable tinatapon pagkatapos, kaya dapat natin tayong magkakaroon ng recycle. Maglinis ng kapaligiran at siguraduhin itapon ng maayos ang mga basura. Palakasin ang panawagan sa pagsalba sa kalikasan. Huwag nang dumagdag sa malalaking industriya na patuloy na sumisira sa kapaligiran. Kaya dapat tayo, dahil sa panahon ngayon na mainit, ugaliing uminom ng tubig at maniguradong nakakawalong basong tubig sa araw-araw upang maiwasan ang dehydration o higit pa. Nagdedepende, Basta tandaan natin na ang tamang inom ng tubig ng isang tao nagdedepende sa kilo. Halimbawa, ikaw, kasi ang katumbas ng isang kilo ay 50 ml. Kung halimbawa ikaw ay 50 kilos, ilang ml ang kailangan mo? 2,500 ml. Ibig sabihin, 2.5 liters. Kaya yan ang dapat natin tandaan. Pero kung makawalong baso man tayo o dalawang litro, okay na yun. Pero mas tama o mas mahalaga kung masusunod mo yung tamang proseso na 50 ml per kilograms. Oo, magsuot ng face mask kapag bumibiyahe. Kung sa lugar na pupuntahan mo ay mausok, yung lugar na medyo maalinsanga o yung lugar na nakakasira sa atin o maalikabok. Upang maiwasan ang paglanghap ng maduming hangin na nakakaapekto sa ating kalusugan. Iwasang lumabas kapag katirikan ng araw upang mabawasan ang epekto sa ultraviolet rays o yung UV rays sa katawan. Palagi ang gumamit ng mga sunscreen o na may o at least ang mga yung sinasabi nilang SPF na 30 o mas maganda kung SPF na 50 upang labanan ang epekto ng ultraviolet rays sa balat. At dapat ang sunscreen din ay may claims na broad spectrum. Yan. Upang protektahan ang balat sa ultraviolet A at ultraviolet B. Rays na yan. Panghuli,
dapat ito ay SPF tested, ha? Upang makasigurado sa kalidad ng sunscreen. Anong mga paraan ang maaaring gawin upang kumbinsihin ang mga tao na kumilos upang mas palakasin ang pagkilos upang masolusyunan ang mga nasasabing problema? Gaya ng sinabi ng United Nations, isang paraan para kumbinsihin ang iba na tumulong para isalba ang kalikasan ay mas ipakalat ang mga balita. Ipakalat pa ang balita at mga impormasyon patungkol sa problemang kinakaharap ng kalikasan. Kahit ang simpleng pagsaway lang sa mga tao sa paligid natin na kapag sila ay nagkakalat ay malaking tulong na yan. Kapag sumaway lang tayo o tayo mismo huwag tayong magkalat, malaking tulong na yan para maprotektahan natin ang ating ozone layer o yung ating atmosphere. Maaaring simulan natin sa kanya-kanya nating mga buhay. Tayo mismo, ang bawat isa sa atin, kapag sama-sama tayo, simulan natin, ugaliin natin na mag-reduce, reuse, magre-repair ng mga gamit, huwag tayong tapon ng tapon, at mag-recycle, at ika nga ay yung tinatawag lang CLIGO o clean as you go. Kung may pagkakataon, ipanood o ipabasa natin sa ating mga magulang, mga kapatid o sa kaibigan ang mga balita patungkol sa problema kinakaharap ng kalikasan natin sa ngayon. At kung paano tayo makakatulong. Oo, yung kailangan ipaano natin sa kanila, ipalam natin kung paano makatulong sa mga paraang alam natin, sa mga pangsariling nating aksyon, makaka-impluensya ito. O yung ating sariling aksyon, makaka-impluensya ito sa iba na gumaya at makisali sa pagpapabuti ng ating kalikasan. At sa mga pinagsama-sama nating mga aksyon, makakarating ito sa malalaking kumpanya at maaari silang ma-impluensyahan na ayusin ang kanilang paraan ng mga produksyon upang makatulong sa pagsasalba sa problema ng kinakaharap na ng ating atmosphere. Tayo ang rason kung bakit nagkakaroon ng problema ang kalikasan, kaya dapat lang na tayo rin ang gagawa ng solusyon para masugpo ang mga problemang ito sa ating atmosphere. Oo, kaya panawagan lang dapat tayo ang uunang gagawa. Mag-reuse, mag-reduce, mag-repair, at mag-recycle. Yan, okay. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan, at sa susunod uli, sa Biyernes uli. At sa Miyerkules, mayroon din kaming programa na Kalikasan Kalusugan. Kasama namin si Dr. Alan Landrito at saka si partner Jill Alir. Okay, maraming salamat at magandang araw sa lahat.